So good morning mga ka-survive. So malamig na umaga sa inyo. So ayun, kahapon uminit, ngayon sobrang lakas ng hangin naman dito. So ayan, oh, biglang uminit naman. Oh, ngayon lang. So kung makikita niyo yung lugar ko, oh. Sobrang lakas ng hangin. Oh. So ayan, paano tayo makakapag-survive dito? So kahapon nga pala, yung aking nakuha, thank you sa kay nanay kasi nga nakakuha ko sa kanya ng pambili ng pagkain. So hindi ko pa nakuha ng video. Sa day 7 po sa aking in-upload, so doon nyo makikita kung paano po ako nakakuha ng pagkain. So ngayon, napakalakas talaga ng ulan. Ayan guys, so aking gagawin ngayon ay magluluto tayo ng bubold tayo ng duya para pampatanggal ng lamig kasi sobrang talagang lamig dito guys. So yan, papaapoy muna po tayo. Now, ayan guys. So pasensya na po kayo kung minsan hindi ko na kukuha ng video yung iba kasi nga minsan lupat yung aking sakod. Kaya sobrang lakas yung aking shelter ay sinasira. Nakapag-open tayo. So, yan. Hindi po tayo makapag-gawa ng video at hindi tayo makagawa kaya ang gagawin ko ngayon. After ito mag-coffee, mag-edit muna tayo kasi nga sobrang lakas ng ulan. So, maybe magpapalit tayo ng konti. Ito pang tatapusin natin. Kailangan sa loob ng 1 month ay matapos ko yung kubo ko kasi nakikita nyo, yung kubo ko ay napaka wala pang bubong. So, plastic lang po yan. So, baka may gusto din mag-donate, masuportahan nyo po ako. So, shoutout pala kay sa family Digo. Digo family and sa mga kaibigan ko si parang Joel Hamulin, Ryan Mundo and Glenn Kajaw, mga Basto family at iba pang mga aking supporter, isuapat sa inyo. So sana ay masuportahan nyo po ako and sa aking subscriber na sa nasa ibang bansa, Idol Saka Mayumi and Mr. Film, so shoutout sa inyo. So sana maintindihan mo yung salita kong Tagalog. Yan. Sa mga Bicolano, shoutout sa inyo. Yan. Sana matupukan ako yung mga sa Bicolan. Ini talagang totoong buhay ini sa Bicol. Mga Bicolan dyan, mga Aldaraya, tulad sa family. Yan, Navarro family, mga taga Sasugon. Yan, mga taga Naga City. So, sa mga barkada ko dyan. Shout out, pamunta pa kuno tayo, bubuko muna tayo. So guys, kumula ng ating munting sa labat. So lalagay na po natin sa bat. Tayo. Tayo. Natin, guys. Ilang. Takot lang yan. Lunch ito muna kakain natin. Kasi nagluluto pa ako. Para makapagawa tayo ng iba. Sarap ng buko. So mag-charge muna tayo kasi nga may percent lang po, so may solar po tayo dito.
Yan ito. Habang naghihintay ng pagkain, ako gagawa din. Cheers muna natin. Sobrang lakas ng ulan kaya tulang nagawa natin tapos yung pinakita ko sa inyo sa taas. O, kailangan mabuo. Ayan, luto na. Yung lunch natin. Yan lang. So ang ulam natin, guys. Toyo, dato puti. Yan ang ulam ko ngayon. So wala talagang ulam. Walang kaulam-ulam. So anong oras na? It's 11:03. So ayan nga po. Papayin muna tayo. Biduyan muna tayo. Habang i-edit. So, true life story. Kailangan natin na mag-edit ngayon. Edit tayo. Habang nag-charge. Edit. Ayan guys, nakapag-edit tayo. 12 o'clock na. Ay, 11:47. So, ayan. Tingnan nyo pa. Wala naman ulan. So, makakapagsimula naman ulit tayo. Pagkuha ng kahoy. Kakain muna po tayo guys. So, kakain ako dito na. Kasi napakalamig. Tuyo na lang. Wala pong ulam eh. Ayan. Kakain. Masarap din. So wala tayong ate-ate. Wala naman pera eh. Kaya ganyan. Hop. Mayroon buhay natin. Tuyo ang ulam. Tuyo ang ulam pero nakakapag-vlog. Naubos na. Yan true to life story. Sana maki-enjoy po ako. Para ano mag-barrel din yung video ko. Ako may mga talento ako. Marunong akong talento. Marunong ako kumanta. Marunong ako magtanim. Marunong ako sa tourism. Pag-develop. Yun nga lang. Yung kailangan. Good financial. Mapipinansan ako ng yung the best. Nandiyan lahat na pangangalangan. Ano talaga nung una the time na nasa Japan ako, hindi ko naisip yung pangitong pag-vlog na to. And then nung umuwi ako, hindi ko naisip yung buhay ko, yung mapaparwala, mapapasa. So yun, tanim ako ng tanim doon Bicol. Pero tanim yun, habang nagtatanim ako, binakbakan ako ng bagyo. Yan, tourism din po yung ano ko, makikita nyo na sa amin ito bagyo, tatlong sunod na bagyo. Kaya nagisip ako na pumunta ulit din sa Manila na magbumalik, mag-apply, papuntang Japan. At ngayon nga, nung papuntang Japan, nanonaw ng pinsan ko na inoperan ako na inoperate yung lupa. So, nung inoperate namin yung lupa, okay na, naging okay na sana. So, meron na kami doon, hindi na kumikita na. So, walang problem, pagkain. Alam nung pinaka naranasan ko sa buong buhay ko ay yung time na inagawang kami ng area. Time na yung naranasan ko na more than 50 katao ng sinagupa ko. So, nagkaroon ako ng armas. So nakipaglaban ako, pero yung pakikipaglaban ko ay hinihintay ko yung utos ng baba bago ko magpaglaban. So time na yun, medyo maganda na ang buhay ko. Actually, nung ginagawa ko yun is birthday ko eh. Nung nagka-time yun, birthday ko. Ano natapat sa birthday ko? Yung birthday ko, ang hawak ko ay isang armas. At linulusob ako. Linulusob ako ng napakarami. As in dikitan. So totoo po yan, sinasabi ko. Kaya yun, time na nun, inopero naman ako ng boss ko na makipag ano dito sa area ng Quezon. Yun, kaya napunta ko dito. So yun guys, nakuha naman natin yung kahoy. Hindi ka na medyo man kasi maulan. So, ilalagay po natin yan dyan. So kahit maulan, gagawin pa rin natin. Yung sa ibabaw, so hindi makikita. Yan lang. Guys, nakikita po natin. Ha? Wow! Magiging safe na yung magiging maganda ng aking kubo. Ulan, ulan yung mga survive. Nakakagutom din pagtuyo lang ang ulam mo. Kumairap talaga ang pag-survive. So yun, ulan. Pag-continue.